So welcome back mga kaibigan Kuya Dudes, muli namang nagbabalik. Okay, so mga kaibigan, magandang araw, gabi, madaling araw, kung anong oras man pinapanood tong video na to. So welcome sa channel ni Kuya Dudes. Okay, mga kaibigan, yung topic natin ngayon, yung ating template para dito sa acrylic. Okay. So may mga nag-PM sa akin mga kaibigan na hindi raw tama, hindi raw fit dun sa nabili nilang acrylic yung ating template. So may pinamigay kasi akong template dyan mga kaibigan. Siguro i-review nyo na lang yung vlog ko. May pre-template dyan, so download nyo na lang dun sa description. And katulad nga nung sinabi ko nung nakaraan, every supplier may mga konting diferensya, may mga konting pagbabago. So yung iba medyo malaki yung diferensya, hindi siya pwedeng ipilit. So kailangan nating i-resize yung template natin sa acrylic, okay? Hindi naman tayo lahat expert sa Photoshop, kaya i-share ko tong video na to kung paano ko siya ini-edit on my own way. So sa mga malulupit na sa Photoshop, wala tayong pag-uusapan diyan kasi ang kailangan lang siguro kung may mga kakulangan man ako or mas napahaba ko ba yung video or hindi ko ba nagawa ng tama, just leave a comment and bali kumbaga i-upgrade natin kasi yun pa lang yung way na pag-edit ko sa ngayon. Okay, so sana makatulong din sa mga baguhan and sa mga hindi pa nakalam. Okay, so umpisa na natin yung ating tutorial pagkatapos ng intro ni Kiddy Tutorial. So yun na, dito na tayo mga kaibigan. Okay, umpisa na natin para hindi na umaba yung vlog na to kasi medyo may mga konting babaguhin tayo. Yung pinakauna kong supplier and then nagka-problema kami and umorder na ako sa Lazada. Nung pagdating nung plate is magkaiba. Okay, so ganitong way ko siya in-edit. Okay, sana makatulong. So, and then before MC plate and okay. So ito yung dati kong template. Ito sakto to sa unang onorderan ko. Then ito yung huling yung bagong supplier ko and medyo hindi siya pwedeng ipilit kasi medyo malayo yung diferensya. Hindi siya ganoon kalapit. Meron kasing mga bago akong supplier din na pwede siyang ipilit. Hindi siya ganun kahalata yung mga maliliit na pagbabago. Okay? So, ang ililipat natin mga kaibigan, tatanggalin natin yung... Ito lang yung ililipat natin. Kasi yung mga text, madali siyang i-position. So, ito yung... itong portion na to, ito ang pinakamahirap na i-position. Okay? So, ito, in-scan ko. Okay? Scan nyo lang. Tanggalin nyo ng background. Okay? Pintol lang. So, yung pag-curve mga kaibigan, ha, ganit, baka mayroon pang dinakalam. Diba? Click ko dito. Then, click ko dun sa kabila. Then, click mo sa gitna. Then, hold control. Then, drag mo para mag-curve siya. Okay? So, pag nagkita na sila, control, enter. So, yun na. Then, delete natin yung background. Tanggalin natin yung lock doon. Ito, click mo yan. Then, control, alt, I para magbaliktad yung selection. Then, delete. Then, control, D, deselect ng selection. Okay, move tool natin. Okay, yun na. So, hindi siya pantay. Kaya ang purpose natin tinaas kasi hindi nga siya pantay. So, taas mas madali mag-trace dito mga kaibigan kung pantay siya eh. Ayan. Okay lang. Then, pantayin lang natin.
Dapat kasi pantay siya eh. So yun, pantay na. Then balik na natin. Then huwag niyong babaguhin ha. I-scan nyo ng A4 size lang yung scan para yung laki ng plate hindi mabago. Okay, then i-drag na natin to. Itong template na to. So close na natin to. Yung paglilipat ng mga letra, madali na lang. Okay. So kung papansinin nyo, kung ipipilit ko to, pansin na pansin eh. Yung portion na to is higang lalabas na din dito, pumasok na ng gusto. Okay? So dito sa taas saka sa baba, wala masyadong problema. And kailangan natin ng mas maliit na konti. So compress natin. Compress natin. So mas type ko mga kaibigan, pag ako magawa, hindi ko sinasaga dito. Okay. Hanggang dito lang siya para hindi mas madaling matuklap. Kasi pag sagad, mas madali siyang matuklap eh. Then, ito, hihilain ko ng eh, sakto lang. Hindi naman sobra. Okay. Then dito, sakto na ba? Check nyo kabila ang gilid. Medyo kulang pa ng konti. Okay. So yan, okay na ako sa mga gilid. Then pen tool. Yan. Pen tool, then puputulin ko siya dito sa portion na to. Kasi ito yung babaguhin natin eh. And dito sa portion na to. Okay? And control T, then control X, then control B. Cut and paste. Control X and control B. So, same procedure. Ganun din yung gagawin ko sa kabila. And, pin tool natin. Okay, control. Yan. Okay, control enter para magtagpo sila. Bubulol ako. Then, delete. So, delete ko na yung kabila. Okay, yan. Control D para mawala yung selection. Kung bakit ko din delete, mamaya malalaman nyo. Okay? So, dito lang tayo magpo-focus sa kabila. Balik natin. Ito yung aayusin natin para tumama. Click nyo lang sa labas. Pag gumanya na yung arrow, yan, then click. Yan. Para hindi ka na mag-control enter. Control T pala. Para hindi ka na mag-control T. So, ito yung aayusin natin ngayon. Kailangan natin ng mapantay siya ng maayos. And then, pin tool ulit. Pin tool. And, isabay natin sa taas, sa baba. And, dito. Then, control enter. Magtagpo na sila. And, open yung layer. Kailangan, kung gusto nyong hindi siya madugtong sa mga layer na to, pwede kayo mag-create ng panibagong layer. Pwede nyong i-rename para hindi kayo malito. Ito yung main. Main, lagay natin main. Okay. Right portion. Right na lang, lagay natin. Right. Okay, right. And then, kung ayaw nyong malagyan to ng ano, pwede kayong mag-create ng new layer. Para doon kayo mag-brush. Okay, yan ah. Rename natin ng brush. Okay, then brush B. Yan. Make sure na black. And brush. Okay, control D. And may mga kunting sumobra, pwede nating erase. And click. And shift, click. And sa baba, click dito, then diin ang shift, click sa kabila. Ano nyo lang, ipulido nyo na lang mga kaibigan pag kayo mo. Halimbawa, may mga ganito. Sa tingin nyo parang bako, and click nyo yung right. Erase, pwede namang erase. Then, click nyo dito. Then, click nyo dito. Shift, ayan. Pwede nyo ayusin yung mga bako. Okay, kayo na lang bahala magpulido ng trabaho. And then, dito yung mga dumikit. Okay, click dito. Shift dito. So, ganun. Yung mga sumobra, pwede nyong brush na lang. Okay.
So yun na, napagdugtong na natin. Hindi lang ganun kapulido, pero ipulido nyo na lang. Okay? Yung mga kulang na part, kunyari halimbawa yung gusto nyo pang dagdagan, pwede nyo yung brush. And then, katulad ng ginawa ko kanina, pwede kayong mag-new layer. Ayan, o katulad itong dugtungan na to. Para hindi ma-brushan itong original nyo, pwede kayong mag-new layer para dun kayo mag-brush. Okay? Add lang kayo. Yung kabilang swing, yung left side, lagay natin. And, yan. Okay? Select itong dalawa. Then, Control J para makapi ko siya. Yan. Then, i-merge ko na siya. Right-click and merge layer. Para isang layer lang siya. Then, dadalin ko siya, move tool. Dadalin ko siya sa kabila. Okay? So, Control T. Then, Control T, right-click, flip horizontal. Okay. Ayusin na lang natin. So, kung hindi siya tumama, add na lang kayo. Meron kasi minsan mga part na hindi tumatama na portion. So, yun na. Ito para siyang may sa portion na to. And pwede nyong new layer uli. Pwede ka mag-brush dyan. B. And palitin natin ng konti. Pwede ka mag-brush. Yan. Para mapunuan yung mga butas-butas. Okay. So, sa kabila, pwede rin dito, i-direct nyo na lang brush. Yan. Pwedeng direct brush. Yan. Okay. So, then, dahil while selected the layer, wow. Then, pwede kayo mag-brush ng ganon. Then, merge na natin itong dalawa na to. Itong brush copy, merge natin. Yan. Right. Left side naman tayo. Left side. Okay. Then, erase dito. E. Then, shift. Holding shift. Then, erase ulit sa kabila para pantay. Yun. Okay, dito. Hold shift. Erase. Hold shift. Erase sa kabila. Pan. Pwede kayong mag-add. Halimbawa, ganyan. Kulang. Para siyang kulang. Brush. Yan. Pwede kayong mag-add ng brush. Brush, then shift, brush. Okay. Brush, shift, brush. Brush, brush lang. And then, so yun na, pwede na. Kayo na lang bahala magpulido. So, ganun lang siya mga kaibigan. Erase, erase, and brush, brush. Kung gusto nyo ng pulido, napantay, ipintol nyo muna, then, bago kayo mag-brush. Okay? So, sana may nakagets kung paano ko siya ginawa. So, ganun lang kapag na-complete nyo na. And, shift. And, click sa taas. Shift sa baba para mas select lahat. And, merge layer. So, yun na. Okay na. Sakto na siya. So, bago nyo i-drag yung mga nandito. Sa pag-arrange kasi, mga kaibigan, walang problema. Wala tayong problemahin doon. Lipat nyo na. Okay. Yan. Then, ito, i-hide nyo na lang. Doon. Okay. Make sure lang na yung butas, huwag nyong lalagyan lagi. Okay. Huwag nyong ilalapit dito sa design. Yung, kunyari, yung mga text, huwag nyong masyadong ilapit sa butas. Kasi, yung iba, gumagamit sila ng medyo malalaking bolt, natatakpan. Okay. Natatakpan yung text. Eh, huwag nyo masyadong ilalapit. So mga kaibigan, hanggang doon na lang uli ang ating konting tutorial. Sana may naintindihan kayo. And so kung meron mga hindi malinaw, nasa description lang yung aking Facebook account. Pwede nyo akong i-message doon and i-reply ko kayo sa abot na aking makakaya. Okay? So mga kaibigan, dito na tayo sa batian portion na naman. And so dito tayo sa PC. And shout out pala mga kaibigan kay Sir Paulo Esquivel, kay ano to? Caligian, Caligian, Caligian. Mga ka-chat ito mga kaibigan yung iba eh. Okay. Lon Sidion, okay. For everyone to be rich. Shout out kaibigan and
kay Boss Summer Makalay to, mga malulupitong mga idol natin na to eh. Villamor, Bisoria Jr., shout out sir. And Haps, shout out. Kylie Gaming, shout out. And Marlon Ragirag. So, sa mga nag-comment dun sa last vlog ni Kaya Dudes about sa Idelays using 15x15, shout out sa lahat. So, mga kaibigan, ingat hanggang sa muli. Kita-kits uli next upload, mga kaibigan. Asahan nyo na lagi-lagi na ako mag-upload ngayon kasi wala lang. Type ko lang. Then, medyo ano kayo, mga kaibigan, eh. Medyo nababakante ng konti, kaya medyo tuloy-tuloy upload natin. So, pag hindi ako nag-upload, alam na, talagang grabe kabisi. Stay safe and always pray para lagi my blessing. Ingat!